Hello po sa inyo, I'm Chef Rose Bad Benitez and we're here to bring you yet another delicious dish from our Nogi sa Kusina. And today I'm happy dahil makakasama na naman natin ang ating special guest, walang iba kundi si Miss Sarah Geronimo. Yes! Hi Sarah! Hello Chef Rose! Hello! Hello! Sa lahat ng nanonood, kamusta po? Nako, excited ako at happy ako to be here dahil may matututunan na naman po tayong bagong Ajiginisa Nogisa recipe and I'm sure masarap ang dish natin today. Nako, tama ka dyan, Sarah. Our recipe is from one of our Nogisa Kusina winners. She's a working mom na nag-online blog, a professional blogger and SEO writer. Wow, and I also heard na she's the author ng librong The Beef Lover's Cookbook. Diba? Wow. Cookbook na siya. Galing. Our winning entry is from our Ajiginisa user, Mrs. Lucinda Dominguez. But she can't join us to cook today. So, for today, tayong dalawang magluluto. Okay lang ba sa'yo? Opo. Okay. Exciting yan, Chef. No, ano ho bang recipe yung gagawin natin ngayon? Her recipe is called Lemon Pineapple Chicken. Wow, favorite ko yan. Ayan. So, for this recipe, we just need the following ingredients. We need pineapple chunks. We have your brown sugar. Mm-hmm. We also need our chicken, of course, cut into pieces already. We need water. Our half lemon, and we also need slurry, which is just water and cornstarch, and of course our lemon pieces and slices, and our oil. Siyempre, huwag natin kalimutan yung pinaka-importanting, yes, ang 7-gram pack ng Ajiginisa. To start, ang una muna natin gagawin, siyempre, para mas maging malasa yung ating manok, let's get our chicken pieces, and let's just marinate this with our Ajiginisa yes. seasoning mix. Kunin pa lang yung ating pampasarap. Siyempre, pampasarap, di ba? So, irarub lang natin yung ating chicken pieces with our Ajiginisa para maging malasa na siya. Kumapit na yung lasa. I have to use my hands. Don't worry, my hands are clean. Importante yan pag nagluluto. Let's start with clean hands. Okay, so rub lang natin siya. And then we have here our brown sugar. So, on low heat, kailangan lang natin siyang, ayan, lagay lang natin dito yung ating brown sugar. And on low heat, we'll just wait for this to melt and caramelize. So we'll just wait for a few minutes until this caramelizes. So actually, while we're waiting for this to caramelize, pwede na natin ngayong idagdag yung ating pineapple chunks. Para maghalo yung natural sweetness or sugar from the pineapple together with the brown sugar. So we'll just wait for a few more minutes hanggat makita lang natin na medyo kumapit siya at mas parang mas maging thick. Okay, so we'll just wait for this to caramelize. Ayan, so nakita mo medyo mas nag-thicken na yung syrup natin. Yes. At nag-brown na rin yung pineapple. So this has caramelized already. We could now set it aside. Ayan. Lipat ko na dyan. Okay, so using the same pot, kailangan lang natin ngayon ng oil. So, any cooking oil will do. Pwede kang gumamit ng vegetable oil if you like. If you're living a healthier life, pwedeng canola, diba? Pwedeng, ano pa bang mga corn oil pwede lang. So, we'll now fry our chicken pieces. Ano bang favorite part ng manok ang size po. Kasi ito yung pinakamalasa, no? Tapos, hintay lang natin siya na medyo mag-brown yung color niya. Para maganda yung kulay, mamaya pagkakainin. So, we're just actually searing this. Ano bang favorite mo na ano, luto ng manok? Syempre, fried chicken adobo. Adobo. Ano pa ba? Roasted chicken. Roasted. Oo nga, yung mga usual, ano? Oo, usual lang. Yung mga bata rin naman, talaga fried chicken lang, masarap na eh. Di ba, masaya na sila dun eh. Tapos. Pero ito, this is actually a very good recipe from our winner nga na pwede natin namang iluto sa ating family and to our kids para naman bago yung... Iba naman. Diba, ibang lasa naman ng manok. Ayan, so nag-brown na yung chicken pieces natin. The next step will be, hinaan natin ng konti yung ating apoy. And then meron tayo ditong water, so lagay na natin siya dito sa pot. So parang yung water will serve as your broth or yung parang sauce natin. Okay. And then we could add in our pineapple chunks. Oh, mabanggit ko nga lang pala, no, ang pineapple is actually very rich in dietary fiber. It has natural compound which actually aids in digestion. Mm-hmm. Healthy na naman itong dish natin. Oh, importante kasi na bukod sa masarap yung mga dish na lulutuin natin, lalo na for our family, di ba? Bukod sa masarap, healthy din siya. Mm-hmm. And then we have here half a lemon.
So all we have to do is just squeeze this into our broth. So medyo ano siya, 'di ba? Parang sweet and tangy at the same time. Mm-hmm. Sweet from the caramelized pineapple and then tangy from the lemon. Ayan. So medyo, yeah, nagbo-boil na siya. We can lower the heat, let it simmer. Okay, and then we have here our, this is water and cornstarch or our slurry. Yes, ito yung magpapa-thicken. Yes. So mix lang natin siya. Sa mga nanonood na who haven't tried cooking it, tapos first time nilang luluto itong dish na to, yung cornstarch, huwag niyong idalagay diretso dun sa ating pot. It should be mixed with the water para mag-thicken siya. Kasi pag nilagay niyo dun sa pot diretso, magbubuo-buo lang siya. So, siguro you just add according to how thick you want your sauce to be, no? Siyempre, para mas maging malasa pa, dagdagan pa natin ang ginisa. Yun. Diba, hindi lang doon sa chicken yung lasa ng ginisa, pati doon sa ating sauce. Iba, ang sarap ng nabibigyan ng aji ginisa. Oo, iba talaga. Ayan, tamo, nag-taken na, diba? Ang bilis lang. Ayan, siyempre, excited ako tikman tong dish ni Mrs. Lucinda. Ayan, pwede natin siya ngayon i-plate. Ayan. Ayan, luto na yung ating mga manok. Then, we could add more lemon slices para pang plating na lang. Ayan. Ayan. Ito na ang ating recipe for today. Ang galing talaga ng aji ginisa. Makakatipid ka na sa oras at sa budget, mag-i-enjoy ka pa for sure na lutuin. Ang bango naman, chef. Pwede na ba nating tikman? Kinukuha na kita para matikman muna. Ayan. Oh, meron, very appetizing to. Yan ang favorite mo na part. So, yun ang kinuha ko sa'yo. Tikman na natin. I'm sure si Mrs. Lucinda na nanonood ngayon, excited rin. Oh, wow. Makita ang reaction natin pag tinry natin yung dish niya. Sarap! Kakaiba, no? Sarap! Bagay na bagay sa mga sweet tooth. Sarap! Diba? Bagay talaga siya. Mm-hmm. Talagang thank you so much, Mrs. Lucinda, sa napakasarap na recipe na ito. So, try nyo din lutuin ang delicious dish na ito, ang lemon pineapple chicken sa bahay. And for more recipes and information, be a fan of Aji Ginisa Facebook page or visit www.ajinomoto.com.ph. So, thank you, Chef Rosebud. Thank you, Sarah. At Jiginisa, thank you. See you again next time. Bye-bye. Bye. Ayan, kain na tayo.